Kapiso Wifi, so welcome po sa bago nating video ngayon. So bagong vlog po natin to, about vlog natin is about po sa mga custom boards at sa picture po is more in electronics po yung promoter na video dito. So ngayon is magpo-focus muna tayo sa custom board assembly. So yung iti-testing natin ngayon, i-set up natin na board is yung universal custom board ni Sir Art, yung pinagawa niya sa amin, pinakustomize niya. So ito yun, yung pangalan ng CB niya is Qualtic version 3.0. So universal custom board po siya. So meaning, so pwede siya sa lahat ng hardware. Yung ginagamit na mga hardware ngayon, yung Raspberry Pi, Opi PC, at saka yung Opi 1. So maganda siya kasi hindi mo na siya kailangan baliktarin pag gumamit ka ng Opi 1. So may dedicated na siya na na LAN slot para sa Opi 1. So mabibili to kay Sir Art. So ilalagay ko sa description sa baba yung link ng page niya. So pwede kayo mag-abil sa kanya kasi siya yung may-ari nito. Pina-customize lang sa amin. So ginawan ko na lang ng video para para sa pag-set up kung sakali mga mayroong magtatanong kung paano siya i-set up gamit yung Raspberry or Opi PC natin. Opi 1 din, syempre pwede din siya sa Opi 1. So bago yan, i-discuss muna natin yung function ng board niya. So ito yun, sa supported dito yung bell acceptor niya. Meron siyang bell acceptor terminal block. So kung meron kayong bell acceptor, so magpa-function din siya dito. So 12 volts, pulse, ground. So yung pinaka-main natin is yung coin slot. Input mo dito yung 12, pulse, at saka ground. So itong USB na to is para sa power ng Pi natin. So dito masasaksak yung orange Pi na power at saka yung Raspberry Pi power. So ito naman yung DC jack na, so ito yung input ng power supply natin. So yung gamit natin na power supply dito is 12 volts 5 amp. So kadalasang ginagamit natin sa pag-build is yung mga ganito na type na power supply. Then kita nyo yung rate nya is output is 12 volts 5 amperes. So ito yung gagamitin natin mamaya. Pwede din yung yung mga supply na CCTV. So may alternate naman siya eh, pwede yung dito yan, 12 volts in siya. Pwede din ito siyang out, lang siya, pwedeng in pwedeng out, basta meron ang in dito may out din siya dito na 12. So ito naman po yung nasa LED na side niya is yung coin tsaka yung ready. So meaning yung ready, yun yung standby, yun yung lang blink. Tsaka yung coin naman, yun yung sa insert coin. Tapos yung set wire niya, yan, ito natin ilagay mamaya. Tapos yung 12 volts out, so meron siyang 12 volts out sa mga accessories tulad ng LED, yung mga lalagay ng LED sa bendo nila. Ito meron din siyang 12 volts fan. Kung meron kayong lalagay na exhaust fan, pwede din dito nyo ikabit. Ayan. Then sa lead voltage, so yung gusto nyo ipa-out dito na voltage sa LED, kasi LED to dito. So pag dito nyo nilagay, so meaning 5 volts yung out nya. So yung gagamitin nyo na lead is yung maliliit, yung ganito. Pag gusto nyo na namang mag 12 volts, so tatanggalin nyo lang to. Tanggalin nyo to. Yan. Lipat nyo dito. Yan, nilipat ko. Yan. So yung magiging out nya dito is 12 volts na. Pero sa case natin ngayon, yung magamitin ko is 5 volts lang. So yun yung kasama sa package nya. Yan. And then, didiscuss natin to. Yung mood nya. Ito. Ito yung mood nya. Sa Raspberry at saka sa Opi 1. Pag ginamitan nyo ng board, pag ginamit nyo ng board is Raspberry Pi or Opi PC. So yan, lahat ng jumper na to, dyan yan siya nakalagay. Yan, tulad ng ayun, nakasit yan siya sa RPI Opi PC mode. So meaning yung board na kakabitan mo ito is Raspberry o tsaka
5PC lang. So, hindi pwede sa Oppo i1 kasi nandito yung jumper. Pero, pag Oppo i1 naman yung gamit nyo, ilipat nyo lang ito dito. Ayan. So, pakita natin mamaya yung Oppo i1, Oppo i5PC at Raspberry Pi na nakakabit to. So, ito muna tayo. Meron din siyang charging output. Yan. Sa Oppo i5PC or RPI charging. So, meron siyang VCC. So, yung tatlong GPIO niya, so meron tong dedicated na ano, ilagay lang natin sa description din yung ano niya, dedicated na GPIO port para sa charging station natin. So, meron din siya sa Oppo i1, yan, same sila, pero iba't iba yung ano nila nito, yung charging pin assignment niya sa GPIO, yan. So, ito po yung likod niya, so, naka ano po to siya, naka GPIO protect, so meron siyang optocoupler para safe yung GPIO natin. Sakali mang naglulo ko yung crystal nyo, masasira, hindi madadamage yung mga GPIO ng Pi. So yan. And pakita ko ngayon yung build na ito. Pag anong itsura niya, yung pang RPI or Oppo PC or Oppo i1 yung ginagamit. So, pag Oppo i1 yung gamit mo, so, ito yung itsura niya. Yan. Yan. Oppo i1 to. Yan. So, hindi nyo na kailangan baliktarin pa yung CV pag gumamit kayo ng Oppo i1. Kasi yung board na to is tinisim nyo talaga siya na universal. So, may dedicated slot siya para sa Oppo i1 natin. Yan. Kasi yung RPI at saka Oppo PC, same na yung ano nila. Position nila. Yan. Ito yung sa Oppo i1. Then sa kita ko naman ngayon yung sa Oppo PC. So ito yan sa Oppo PC. Yan. Ito yung magiging itsura niya. Yan. So Oppo PC yan siya. Yan. So, notice nyo yan. Yan. So yung jumper niya is dyan sa RPI Oppo PC. Kasi same lang sila ng GPIO out yung PC at saka RPI. Siya nga pala, hindi kalimutan na take note yung pag gumamit kayo ng Oppo i1 ito, dapat yung jumper nyo is nakalagay dyan sa Oppo i1. Yan. Baka Oppo i1 sya. And then sa Raspberry Pi naman ito. Ito yung itsura nya. So, yung gamit ko is Raspberry Pi 3. Ito. So, yan yung magiging itsura nya. So, yung tatlo na yan yung supported nya. So, hindi na kayo malamit kung sisit up kayo na maraming yan kasi madali lang. So, pagbaguhan pa kayo sa PC Wi-Fi build, yan, mas maigi na mag-custom board kayo para less wiring, hindi kayo makakamali at madali lang. Pag madalian yung build nyo, mas mabuting mag naka-custom board kayo. Pero, pwede rin naman kayo gumamit ng basic wiring lang. Yung mga master na sa paggagawa ng PC Wi-Fi, so, pwede lang din mag-basic wiring. Nakadepende na yun sa inyo. Yan. So, ngayon, yung setup natin is Raspberry Pi. So, ito yung Raspberry natin. Ito, tabi muna natin. So, ito yung Raspberry. So, paano siya ikabit? Ganito lang. Salpak lang natin yung 40 pin headers niya. Diyan. Yan. Ipit nyo lang. Click nyo. Yan. Yan, yan. Ayan yung mga itsura niya. Tapos, ikakabit natin yung mga accessories niya. Nga pala yung package na included nito. Pag bumili kayo kay Sir Art, ito, isang custom board, dalawang LED. Ito, dalawang LED. At saka yung set pin wire. Yan. Yung enclosure niya. Yan. Alam kung magdadagdag pa siya ng ano ng USB connector sa kanya na yun kung talagyan din niya, PM niyo lang si Sir Art kung bibili kayo. Ayan. So ngayon i-set up natin siya. So connect natin yung mga LED niya. Ito. LED is tricolor. So si tricolor, so ito yung siya sa ready. So means standby yan siya. Standby yung bento natin. Tapos yung insert coin lid natin naman is green, ito din siya sa insert coin.
Tapos yung green LED yan. Yan siya. Tapos yung seat wire natin, seat pin, yan natin sa seat yan. Natin dyan. Tapos yung dulo niya is papunta sa coin slot. Ito. Ito yung coin slot natin. Ito. Ito yung seat. Yan. Kita niya. Seat pin. Yan. So, dito niya ilagay yung dulo. Yan. Yan. Tapos yung ano naman, coin slot naman. Ito. Dito natin siya ilagay sa terminal block. Yung coin slot niya. Yan. 12 ground at saka coin. So, lagyan natin siya. Gamitin natin na screwdriver. Ito siya dyan. Dapat may fit yung pagka-screw niyo para di siya matanggal. So, madali lang ito siya i-sheet up guys. Best wiring na. Saka, hindi kaya malilito. Kasi meron siyang mga level. Kunin natin siya. Yeah. And then ito na yung ano natin sa coin slot na side natin. Connect na siya. Kunin natin sa coin slot. Susunod ay ito, yung USB cord. Kailangan to para mag-boot yung RPN natin. So, hindi ko alam kung mayroong dala nito si Sir Art. Pag bumili kayo nito, piliin nyo yung ano, yung makapal yung wire. Pag yung manipis kasi umiinit to kasi yung dalay ng kuryente niya is ang kaya ng Raspberry Pi natin is around 2.5 ampere. So, pag maliit yung wire na ginagamit nyo nito, as maaaring hindi siya makapag-boot up ng maayos o kaya nagpapatay-patay yung Raspberry natin at saka may tendency na masusunog yung wire niya pag maliit yung gamitin niya. So yung pipiliin nyo, yung makapal, huwag yung mamurahin lang kasi pag bumili ng mura is madali rin masira. So doon kayo bumili sa ano, yung worth it na at saka yung makapal yung wire. So talaga yun sa pack nyo dyan. Tapos dito sa pie natin, sa Raspberry Pi. Yan. Tapos na, sunod naman is kung meron kayong exhaust fan. So, ito, meron ako exhaust fan dito, 12 volts. So, may iba kasi yung mga bendo nila is meron silang nilalagay na exhaust fan. So, pwede ito nilagay natin dito. Salpak lang natin siya sa 12 volts out. Yan. Yan 12 volts niya. Lagay dyan. Yan. So, yan. Yan lang yung magiging itsura niya. So, take note. Yung gamit natin ngayon is Raspberry Pi. So, yung jumper niya nasa Raspberry Pi or Pi PC. So, ito yung magiging mode niya. Yung function ng universal kasi pag gumamit kayo ng Orange Pi 1, lagay niya dito lahat yung jumper niya. Ilipat yung dito. Yan. So, okay na yung ano natin. Setup natin. Yan. Double check nyo. Bago nyo i-plug yung power. Yan. Kung okay na ba yung ano niya. So, okay na siya. So, ngayon. Nalagyan na natin siya ng internet. Yung Raspberry natin. Nalagyan natin siya ng internet. Yan. So, ang gagamitin ko dito is yung internal wifi lang ng Raspberry Pi. So, hindi tayo gagamit ng access point. Ayan. Tapos, ipa-power up na natin si Raspberry. So, ito. 12 volts yan. 12 volts out. Yan. Plug nyo lang dito. Ayan. So, kung napapansin nyo, ayan, umiikot na yung ano natin, fan. Napapansin nyo yung LED natin, ito, dalawa man to sila. So, yung umiilaw ngayon is yung green. So, coin to, coin. So, during boot up kasi, meron na siyang high, active high na signal. So, nagtitrigger yung relay. So, kaya umiilaw yung green. Hindi yung standby natin. Pero after mga ilang minuto niya, mga 1 minute lang siguro,
magsi-switch din siya. Lilipat na yun siya sa standby. Yan. So, meaning yun, nakabot na yung RPI natin. So, ayan. Tingnan natin. Nag-boot yung RPI natin. So, ayan. Nag-switch na siya. So, lumipat na siya sa blinking, sa standby. Ayan. So, yan. Meaning yan, pwede na tayong mag-insert coin. So, i-test natin siya. Pwede na ba? So, ngayon, mag-connect tayo sa Pisopay. So, yung pangalan ng site natin ngayon is Pisopay. Ito. Ayan, click natin ito. So, mag-auto-connect yan siya. Ayan. Signing in. So, try natin mag-insert ko yun. Ayan. So, i-test natin yung coin slot. Kung nagpo-function ba yung set pin natin. So, dapat dito siya kakaya ng pera. Kung ano, hanggat di tayo nag-i-insert coin. So, wala tayo, di tayo nag-insert coin. So, magulog tayo ng barya. Tatry natin kung kakainin niya. So, yan. Naluluwa lang niya. Yan. Kasi hindi pa tayo nag-insert coin. So, mag-insert coin tayo na yan. So, tingnan nyo yung switching ng LED nyo. So, insert coin. Ayan, mag-green. So, huwag na tayong magulog. So, magulog tayo ng coin. Switch na siya. So, tapos ka na magwala. So, kung tatama ngayon yung pin assignment niya, yung pin configuration niya is default lang yan sa software ni Pisopay o kaya si LPB. Yung mga default na pin configuration nila is 3 and 5 lang. So, yung sa coin signal is 3, pin 3. So, yun po yung GPIO 2. At sa relay signal naman is pin 5. So, yun po si GPIO3. So, titingnan natin yun sa ano, sa Google. Natin yun sa Google. Ayan. So, ito yung default pin configuration ni Pisopay. So, pag nag-build kayo ng Pisopay, so, kumari Pisopay yung gamit nyo, diretso na yan siya. Katapos yung mag-flash ng image, salpak niya yung custom board na Qualtek, then gagana na yun siya. Kasi naka-default pin configuration yung board natin. So, gamit is 3 and 2 lang na GPIO pin. So, ayan. So, tingnan natin yung system status niya. Nalag-out na pala ito. So, lagyan natin ulit. Admin is 3 password niya is admin. So, lagay natin siya. So, tingnan natin yung system. So, yan. Yung temperature niya is 45.1 degrees Celsius. So, naka-calling fan yan siya. 30 mm yung calling fan. 12 volts. Yan. So, ayan po. So, nag-function po yung board natin. So, pag bibili kayo, PM lang kayo kay Sir Art. So, marami siyang stock. So, yan yung stock niya. Yan. Isang karton yan. Yan. So, pag bumili kayo, PM nyo lang siya. Lagay ko yung page ng ano niya, market niya sa description. Yun lang po, mga kapis wifi. So, see you po sa sunod natin na video. Titest natin yung iba pang mga custom board na gawa namin at saka yung mga nagpa-customize din sa amin. Titest natin lahat yun. So ngayon, yan lang po muna. Maraming salamat po. At huwag niyo kalimutan po na mag-subscribe sa channel natin para po sa mga updated kayo sa upcoming na mga videos. Maraming salamat po sa panonood.